evening, brothers and sisters. Welcome to Pag-ibig sa Diyos Catholic Community Eucharistic Assembly. Kamusta po kayo? Naway kayo po ay nasa ligtas at mapayapa kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Sana po kayo ay nagtitipon-tipon ngayon sa Panginoon at maligaya at maayos. We welcome our brothers and sisters all the way from Bulacan and Pampanga. Our brothers and sisters from the north and the south sector, from Quezon, Infanta, Mindoro, and our brothers and sisters from abroad. Yes, who are now online. Yes, you heard me? Online. That's the new norm. That's the new normal. Opo, tayo po ay live ngayon sa Facebook. Kaya abot po tayo kahit saan mang sulok ng mundo. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kahit nasaan po tayo, tayo po ay pinagsasama-sama niya at pinagsasama-sama upang magtipon sa kanyang pangalan. Nasaan man tayo ngayon, naka-quarantine sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan, kasama natin ang ating mga kapatid sa iba't ibang sulok ng mundo. So we are always connected to Jesus. And that's our theme for the month, July. The Jesus connection, focusing on His compassion and love. At napakagandang simulan ang gabi nito na magbibigay tayong papuri at pagpapugay sa ating mahal na inang si Maria. Atin po ta, sama-sama po nating dasalin ang Angelus at ang banal na rosaryo na pamumunuan ng ating kapatid na si Brother Geoff at si Sister Cristy Calungsod at ng kanyang pamilya na miyembro ng the Servants of the Lord, the Son of the Holy Spirit. The angel of the Lord declared unto Mary, she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Holy Rosary. Let us all meditate on the sorrowful mysteries. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate. He was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first sorrowful mystery is the agony of Jesus in the Garden of Gethsemane. For the first decade, we pray for the protection of the first responders, doctors, and nurses who care for those made critically ill by coronavirus. For wisdom and guidance on those scientists and researchers seeking vaccines and rapid testing platforms. Our Lady, help of Christians, intercede for us. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Mother Mary, through your intercession, we beg you, please bring peace to our families, to our country, and to the whole world. The second sorrowful mystery is the scourging of Jesus at the pillar. Is
In the second decade intention, we pray for a full and speedy recovery for those suffering from the coronavirus, the protection of their family members, and all those who are at risk of getting or transmitting the virus. Our Lady, help our Christians. Intercede for us. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amen. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, without end. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Mother Mary, through your intercession, we beg you, please bring peace to our families, to our country, and to the whole world. The third sorrowful mystery is the crowning of Jesus with thorns. For the third decade, we pray for God's abundant mercy on the souls of those who have died from coronavirus, for strength and consolation for their grieving families. Our Lady, help of Christians, intercede for us. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
Pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Mother Mary, through your intercession, we beg you, please bring peace to our families, to our country, and to the whole world. The fourth sorrowful mystery is the carrying of the cross by Jesus to Mount Calvary. For the fourth decade, we pray for protection on those who are most vulnerable to coronavirus, the elderly, those with compromised immune systems, those who have been traveling abroad, those who are in quarantine. Our Lady, Help of Christians, intercede for us. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Mother Mary, through your intercession, we beg you, please bring peace to our families, to our country, and to the whole world. The fifth sorrowful mystery is the crucifixion of Jesus on Mount Calvary. For the fifth decade, we pray for an expedient halt to the spread of the virus, for churches and schools to be reopened, and for people to be able to return to their normal daily activities with a deepened faith and love for God. Our Lady, help of Christians, intercede for us. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, and save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Mother Mary, through your intercession, we beg you,
Please bring peace to our families, to our country, and to the whole world. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn them, O most gracious Advocate, your eyes of mercy toward us. And after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation. Grant, we beseech thee, by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the blessing of the Almighty Father, Son, and Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. Memorare to Our Lady of La Salette. Remember Our Lady of La Salette, true Mother of Sorrows, the tears which you shed for me on Calvary. Remember also the care you have always taken to keep me faithful to Christ your Son. After having done so much for your child, you will not now abandon me. Inspired by this consoling thought, I come to cast myself at your feet in spite of my infidelities and ingratitude. Do not reject my prayer, O merciful Virgin, but intercede for my conversion. Obtain for me the grace to love Jesus above all things and to console you by a holy life, so I may one day see you in heaven. Our Lady of La Salette, reconciler of sinners, pray without ceasing for us who have recourse to you. Amen. Oratio imperatum. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even plain lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Raphael, the Archangel, pray for us. Saint Rock, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening to you. Good evening, brothers and sisters. Thank you, Calungsod family. Maraming maraming salamat. And Mother Mary, please continue to intercede for us. Iniibig ba ninyo ang Diyos? Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng Ama at kami mananangahan sa Kanya. Ang ating ipahayag ay ang ating pag-ibig. Tunay ngang pag-ibig ang nagahari at si Jesus ang number one sa ating mga puso. Awitin natin ang ating joyful, ang ating hymn for tonight. Praise the Lord!
Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ating Panginoon. Si Jesus ang nagtihari sa ating mga puso. Amen? Si Jesus ang number one sa ating mga puso. Amen? Pero mga kapatid, ngayon na merong tayong mga problema, ang mga katagang bayan ang nananaig pa rin sa ating mga puso. Yan pa rin ba ang namumutawi sa mga labi natin na si Jesus ang number one sa ating buhay? Paano ngayon na kabi-kabila ang mga balita na marami na ang mga namamatay? Ang datos ng mga affected or infected ng mga mamamayan ng virus ay tumataas. Paano na ngayon na ang buhay natin ay parang limited na sa isang lugar? Marami ngayon sa atin ay nangangamba dahil sa hanggang ngayon wala pa rin pong lunas o vaccine para dito. At ito'y nagdudulot ng matinding takot at pangamba para sa sarili, para sa ating mga mahal sa buhay na maaaring mahawa o mamatay. Marami sa atin ngayon ay nagugutom at nawalan ng trabaho. Napilitan magsara ng negosyo, nawala ng income. Paano kung buksan man ang mga eskwelahan? Magiging ligtas kaya ito sa ating mga anak? Paano na yon, mga kapatid? At hindi natin may iwasan na mapalayo sa ating Panginoon. Si Jesus pa rin ba ang number one sa puso natin? Pag-ibig pa rin ba ng Diyos ang nagahari sa mga puso natin? Di kaya ang iba ngayon ay napipilitan ng lumihis sa mga utos ng Diyos? Di kaya ngayon ang mga iba masiguro lang ang pagkain sa hapag ay napipilitang mandaya, manlamang ng kapwa? O higit pa dyan? Nakatulog nga ba ang Diyos at nakapaghasik ng masamang damo ang kalaban? At nahihiya at hinahayaang lumago ito para na tayong mga naliligaw na tupa na naghahanap ng pastol upang mag-akay, upang tayo ay hanguin sa mga kasalukuyang kinalalagyan natin. Mga kapatid, tapat ang Panginoon. Ang pagtitipon na ito ay isang patunay na ang ating Diyos ay hindi natutulog at mahal niya tayo. He will never leave us nor forsake us. Ang ating Ama ay tapat sa kanyang mga pangako. Mahal na mahal tayo ng ating Ama nasa langit. Pero di kaya sa iba ay napapagod na. Ang iba ay nagtatanong, nadidinig pa kaya ako ng Panginoon? Mahal ba niya tayong talaga? Paano na ang ating buhay? But throughout God's word, it is very clear. The invitation, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." But most of us, feeling unworthy, feeling so sinful, we are unready to respond to His invitation because of our present situation. Mga kapatid, nakatuon tayo sa ating mga kahinaan, sa ating mga kasalanan, at hindi sa kanyang awa at pagpapatawad. Lumapit tayo sa kanya. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang paghihirap, ang kanyang krus na pinasan para sa atin to help us and free us from this sin.
Let us approach the grace of God. Let us call to Him. Let us respond to His invitation right now. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We praise you, Lord, and glorify you. We need you as our shepherd. We call on you. We call on you, Father. Oh, we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate ways. We all have sinned and fallen short of your glory, but your glory is what we desire to see. And in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. Taking our sickness, taking our pains, Jesus the sacrifice lamb has been slain. He was despised, rejected by man, he took our sin. Draw us near to you, Father, through Jesus, your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood. Oh, Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place. Forgive our sins and heal our land. We long to live in your presence once again. Yes, Lord, we long to see your glory, because in your presence, Lord, there's fullness of joy, there's peace, and there's healing, Lord. We need you, Lord, as our Abba Father. Our good Father, we lift up to you all our needs, but most especially because you love others. You use us as your instrument whom you called to pray for people who need you. Father, we lift up to you those who are sick. Father, we lift up to you those families who are hungry. Father, we lift up to you those people who are in need, who are lost, who are last, and who are least. Panginoon, sa mga oras na ito, alam namin sa pagtitipon na ito, naririnig mo kami dahil we know that you dwell in our praises. Lord, we praise you and we glorify and we honor you and we worship you, Lord Jesus, for giving us this opportunity to gather in your name.
And Lord, we build up a throne for you, Lord Jesus, because you are our good Father. Many of us are asking, where is the Lord? Many of us are searching, looking everywhere. But brothers and sisters, He is here right now in our midst. And that's His promise to all of us, those who call upon Him in spirit and in truth. He is a good Father, and we can trust Him. He is our loving Father, and He knows what is best for all of us. Thousand stories sink your life, but I, the tender whisper of love, the dead of night, it's there, that your peace is that I never adore. Your good, good Father, it's who you are, it's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. Lord, oh, I've seen many searches for answers, far and wide, but I gathering us, and we bless your holy name, Lord Jesus.
We thank you. We thank you for giving us the opportunity to pray for other people, to love more, to give more, Lord Jesus. Maraming maraming salamat sa aming community na hindi rin tumitigil at ginagamit mo at patuloy na humahawak sa bawat isa sa amin. Panginoon, itinataas namin ang aming komunidad. Patuloy mo siyang gamitin upang palaganapin ang iyong mga salita. Wherever we may be, God's word is in our hearts at ang pag-ibig ng Diyos ang nakikita sa atin. Let us praise Him. Let us glorify Him. Let us give Him thanks for we are alive and we are strong and He called us to use us and He will surely equip us. And that's His promise, brothers and sisters. Do not fear. Do not fear. We can wait. We can wait on the Lord, for His promise are true. Brothers and sisters, lift up your prayers tonight. We glorify the Lord. Bless Him. Thank Him for everything. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We glorify Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. And all of us, glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Papurihan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise and thank you, Lord, for this night. Brothers and sisters, now we prepare our hearts to the highest form of worship. That's the Holy Mass. Let us welcome Reverend Father Rosanno Soriano, our spiritual director, to preside our Eucharistic celebration. Brother. Sa atin, kaya natin ang mahalin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo itinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basan at galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinapadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipapamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at walang maliw na pag-ibig sa angka ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa ng unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Tugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ikaw, O Poon, naging mapagbigay sa iyong bayan. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang kasalanan. Ang taglay mong poots sa ginawa nila'y iyo nang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Tugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kaya naman Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong aming nadaramay limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at poot sa amin wala na bang hanggan, di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan, tugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa lusa. Ibangon mo kami, sana ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin, sa kahirapan ay iyong iligtas, tugon. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Magsitayo po ang lahat para sa mabuting balita. Aleluya, aleluya. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan,
Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid?" Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Tayo po ngayon ay nasa Miyerkules sa 16 na linggo sa pangkaraniwang panahon. Isang katanungan ang ipinupukol sa atin ng Ebanghelyo. Sino ba ang aking ina? Sino ba ang aking mga kapatid? Babalikan po natin ang katanungan iyan. Naalala ko lamang po mga kapatid, nung ako ay nasa elementarya pa lamang, ay pinag-aaralan namin sa araling panlipunan o yung tinatawag nating social studies, ang mabilis na pagbabago ng panahon. At isa sa mga proyekto na aming ginawa nung panahong iyon ay gumawa kami ng mga listahan at mga drawing ng mga bagay-bagay na dumarating sa makabagong panahon. Ano ba ang luma at ang bago? Halimbawa po ng aming ginawa, nag-drawing po kami, larawan noon, larawan ngayon. Noon, abaniko. Ngayon, electric pan, sabi namin. Noon, plantsyang di uling. Ngayon, plantsyang di kuryente. Noon, mga kalesa. Ngayon, mga iba't ibang sasakyan. Nung panahon po namin, marahil hindi pa natin nakikita ang mga nakikita natin ngayon. Ngayon nga, may mga computer na, may mga tablet, may Facebook, may mga Netflix na hindi nakikita nung tayo'y bata pa. At sa lahat ng mga dumarating na pagbabago na bagay sa ating buhay, ang mga bata ay madaling nakakayakap sa mga pagbabagong ito. Marami sa mga bata na winelcome kaagad ang mga bagay na ito sapagkat wala naman silang naging karanasan sa mga pinaglumaan at pinagdaanan ng ating mga magulang. Habang niyayakap ng mga bata ang mga makabagong bagay, marami naman sa mga pinaglilipasan ng panahon ang ating mga lolo at lola ang nahihirapang yumakap sa mga dumarating na bagay. E sa aming ngang komunidad, kapag kami ay gumagawa ng report, makikita namin na sa mga financial reports, ito ay ginawa mula sa mga iba't ibang programa sa computer. Natatawa na lamang kami sa mga sinauna naming pare na ang kanilang mga report ay gawa sa typewriter o kumisan pa nga ay mga handwritten na report. Madaling naiyayakap ng mga bata na hindi nakita ang mga pinaglumaan at nandiyan ang mga tao hindi makayakap sa mabilis na pag-usad ng panahon. Kaya nga kumisan, nung tayo'y bata pa, sinasabi ng ating mga magulang, hindi ko maintindihan ang mga batang ito, ano? Hindi ko maintindihan ang kanilang mga hilig. Ang reklamo ng ating mga lolo at lola sa atin bilang mga kabataan
ngayon ay pinagdaraanan na natin. Tayo na inireklamo ng ating mga nanay, lolo at lola, ngayon tayo naman ang nagrereklamo. Ano ba naman itong mga bata ngayon? Ano po ano-ano ang mga pinaggagawa? Ang pagdating ng maraming bago sa nabagay sa ating buhay ay naging tensyon ng henerasyon. Maraming sasabi na tila yata hindi na tayo makasabay sa mabilis na pagbabago ng panahon. Kaya nga sabi nila, wala namang permanenteng bagay sa panahon ngayon maliban sa pagbabago. At sa bawat pagbabago na dumarating, ito ay may kaakibat na pagbitiw sa mga lumang nakasanayan. At sa bawat bagay na binibitiwan natin, tayo'y nasasaktan. Separation is an experience of pain. Madalas nga po na sinasabi sa atin na ang ating pinagdaraan ng karanasan ay maiyahalin tulad sa isang ina na nagsisilang ng panibagong buhay. Sa bawat isinisilang daw na bagong buhay ng isang ina, ang ina ay nagdaranas ng matinding sakit. Dala ng pagdating ng mga bagong bagay ay ang karanasan ng tao na masaktan. Kaya nga mga kapatid, ano, marahil siguro sa ating pinagdaraan ng sakit ngayon, tila baga nagkaroon nga ng tinatawag nating bagong kaayusan. Sa bawat bagay na dumarating sa ating buhay, hatid nito ay bagong kaayusan. Magmula sa simpleng bahay kubo, ngayon ay naging bahay bato, na pataas ng pataas ng pataas. Ang simpleng bahay kubo ngayon ay nalimutan na. At kasabay ng pagtaas sa mga tahanang bato, ang pagbabago ng sistema sa mga napakaraming aspeto ng buhay ng tao, ang hatid nito ay panibagong kaayusan. Marahil maradalas ninyong nadidinig, no? World order. New world order. Saan nga ba tayo dalhin ng mga dumarating na bagay? Ito bang ating pinagdaraan ng pandemya ay patikim lamang sa darating na tinatawag nating new world order? Kasabay ng mga kaganapan sa mundo, ang iba't ibang kaguluhan kung saan nandiyan ang pagsasama-sama ng mga magkakalyadong bansa na may pinagmumulang magkakaparehas na ideolohiya, mga political background, mga pagkilos at protesta na naghahatid sa mga iba't ibang pananaw sa buhay at paghasalpukan ng mga iba't ibang persuasion na tinatawag. Saan nga ba tayo dadalhin ng tinatawag nating bagong kaayusan? Kaya nga mga kapatid, marahil sa ating pinagdaraanan ngayon ay mayroong sa ating pinahihiwati na isang bagong kaayusan. Kapag ka pinag-usapan po natin ng bagong ayos, mukha yatang hindi na ito bago sa salita ng Diyos. Sapagkat nang dumating ang Panginoon, marami ang tumiligsa sa Kanya at bago siya namatay ay marami nagtangka na siya'y patayin dahil sa pagbabagong hatid ng Kanyang turo. Marahil sa diyan ay alam ninyo ang sinasabi ng Panginoon na hindi na lamang matatagpuan ang Diyos sa templo. Ang Diyos ay matatagpuan sa pakikipagkapwa-tao. Ang Diyos ay matatagpuan sa pagmamahalan. Mula sa lumang mundo ay lumisan ang Panginoon at sinabi niya, hindi na kinakailangan ng lumang alay. Ang kinakailangan na ay ang pagsisisi ng puso na hindi matanggap ng Kanyang mga tagapakinig. Marahil mga kapatid, ang larawang pagbabago at ayos na hatid ng Panginoon ay marahil hindi rin maunawaan nang wala pa sa Panginoon. Isa-isahin po natin ang mga terminolohiya. Dala ng pagbabago ng mundo ay pagbabago ng terminolohiya ng ating mga salita. 50 years ago, madidinig ba natin ang computer? Kaya hindi alam ng mga sinaunang panahon ang salitang computer. Sa ating mundong ginagawal-galawan, wala naman tayong pagsasalin sa tinatawag nating chandelier. Wala naman tayong pagsasalin
sa salitang sinasabi natin calculator, dahil ito hindi naman bahagi ng ating mundong ginagalawan noong sinaunang panahon. Ano po ang aking puntos dito? Dito ay makikita natin na ang lahat daw ng nasa sa Panginoon ay bagong tao na. Nililimot niya na ang lumang mundo, ang lumang tao. Siya ay bago na kay Kristo. Nagbabago ang kanyang pamamaraan, nagbabago ang kanyang paraan ng paglakad, nagbabago ang kanyang pamumuhay, nagbabago ang kanyang salita. Walang sinasabi ang lahat ng sumusunod kay Kristo ng mga salitang makumundo. Pagkos, ang wika ng mga sumusunod kay Kristo ay ang wika ng Diyos. Halimbawa, para sa mundo, ano ibig sabihin ng pinagpala? Blessedness. Sa mundong ating ginagalawan, ang pinagpapala ay may tumutukoy ito sa lahat ng tinatanggap natin. Kapag ang isang tao ay maraming tinanggap, ano? Maraming sweldo, maraming pag-unlad, senyales ng pag-unlad sa mundo, ang sabi natin, ano, ang tao ito ay blessed. May promotion, blessed. Ano? Pero, ang wika ng Panginoon tungkol sa pinagpala ay tumutukoy sa nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad rito, yun ang tunay na pinagpala, ang wika ng Panginoon. Isa pa, papaano ba yumayaman ng tao? Ang sabi ng tao, para ikaw ay yumaman, kinakailangan kang maraming ma-accumulate. Now, richness is defined by the way you accumulate, no, all the material things that you can ever achieve in this world. Pero sa lingwahe ng Panginoon, ang sabi niya, richness, ano, depends on the things that you give away. All the things that you share, all the things that you give, ano, to help other people, is your wealth. Yun ang yaman mo. Mukhang malayong malayo ang mundong ginagalawan ng mga sumusunod kay Kristo at pinagmumulan ng Kristo. Ano pa? Sa mundong ito, pagka sinabi ikaw ay first, you are on top of the line. You are first in the list. First honor, no? First to submit. Pero ang Panginoon, pagka sinabi niya kung sino ba ang nauna, yun yung mga taong naglilingkod. Iba ang lingwahe ng Panginoon. Iba ang bukabularyo ng Panginoon. Sapagkat iba ang mundong ginagalawan ng mga sumusunod sa Panginoon. Greatness. Sa mundo, pagka tinawag kang great, ano, ikaw ay mayroong malakas na impluensya. Marahil si San Juan at saka si San Pedro, ang magkapatid na Juan at Santiago, ano, ay nakiusap sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, pagka tayo nasa inyong kaharian na, pwede bang isa sa amin ang maupo sa kaliwa at sa kanan? Ang kanilang pinagmumulang isipan ay pag-isipan ng mundo, katanyagan, ano, impluensya. Pero ang sabi ng Panginoon, ang katanyagan ay hindi na nagmumula sa kapangyarihan, kundi iniharap niya ang larawan ng isang bata, ang kapakumbabaan. Iba ang mundo na tinuturo ng Diyos. Kaya nga, this leads us to the point of the gospel. Ang sabi ng mga anak ng Panginoon, sino ba ang aking anak? Sino ba ang aking ina? Sino ba ang aking mga kapatid? Dito ay pinakikita ng Panginoon ang bagong lingwahe, ang bagong mundo. Sa pananaw ng mundo, ang isang ina ay ang babaeng nagsisilang ng anak. Ang anak na sinisilang ay nagmumula sa kanyang sinapupunan. Yun ang definisyon ng diksyonero, ng diksyonaryo. Pero iba ang definisyon ng Panginoon, ang kanyang ina at ang mga kapatid ay ang gumagawa ng salita ng Diyos. Iba ang mundo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin nito? Itinatatawag mo ba ng Panginoon ang kanyang ina? Hindi, bagkos itinataas niya si Maria bilang larawan ng panibagong ayos ng Diyos. Si Maria na sumunod sa kalooban ng Diyos ay larawan ng bagong kayusan na nilikha ng Diyos mula sa lumang Eva. Ay nakita natin ang pagsilang ng bagong Eva. Ang lumang Eva na tumalikod sa Diyos at nagkasala, ngayon ay pinapalitan ng bagong Eva.
na humarap sa Diyos, tumalima, yumuko at sumunod sa kalooban ng Diyos. Yaan ang tinawag na halimbawa ng bagong ayos na ipinapakita ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, New World Order, luma na po yan sa Panginoon. Tayo ay tinatawagan ng Panginoon na pumasok sa bagong kaayusan ng mundo, pero hindi ayon sa dinidikta ng politika, hindi ayon sa dinidikta ng ekonomiya, hindi ayon sa dinidikta ng mga ideolohiya, mga filosofiya sa buhay, kundi sa ayon sa dinidikta ng panibagong pagsunod kay Kristo, ng panibagong pagpasok sa mundo ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo ay sumunod sa kalooban at salita ng Diyos. At dito papasok tayo sa panibagong mundo na kung saan tayo ay magiging kapatid ng bawat isang nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Kaya pala tawag natin sa bawat isa, brothers and sisters, sapagkat ang tawag sa atin ng Diyos ay ina at mga kapatid. Mga kapatid, magbago man ang takbo ng mundo, dumating man ang mga maraming bagay na magpapabago sa paraan ng ating paglakad, ang lahat ng nasa sa Panginoon ay nananatiling blessed, rich, first, great, ayon sa wika ng Panginoon. Natitipon tayo bilang isang komunidad. Humingi tayo sa Diyos Ama para sa ating mga pangangailangan at sa bawat panalangin ng ating pong itutugunay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging isang tunay na pamilya na may pananalig sa kalooban ng Ama at sa mga turo ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway huwag magpasa ng mga batas na labag sa ating pananampalataya at moralidad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya naway maging tunay na magkakapatid sa turing sa pamamagitan ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa ayon sa kalooban ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa naway pakitaan natin ng pagkalinga sa anumang paraan upang mapagaan ang kanilang dinadala at matulungan silang patuloy na magtiwala sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, gawin mo kaming mga tapat na anak mo na masunurin sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Hinihintay mo na
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan. At tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisi awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 amin ang Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Cristo'y namatay, si Cristo'y nabuhay, si Cristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco namin Santo Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoon,
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ikaw po ang makikilala, ikaw po ang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Brothers and sisters, please join me in praying over our brothers and sisters who are celebrating their birthdays today. May I request that if you could stand or kneel, we shall pray over you, those who are celebrating their birthdays during this month or week. God of all creation, we offer you grateful praise for the gift of life. Hear the prayers of our brothers and sisters who recall today the day of their birth and rejoice in your gifts of life and love, family and friends. Bless them with your presence and surround them with your love, that they may enjoy many happy years, all of them pleasing to you. We ask this through Christ our Lord. Amen. Now we shall do the same with those who are celebrating their anniversaries this week or this month. Almighty and eternal God, you have so exalted the unbreakable bond of marriage that it has become the sacramental sign of your Son's union with the Church as his spouse. Look with favor on our brothers and sisters whom you have united in marriage as they ask for your help and the protection of the Virgin Mary. They pray that in good times and bad they will grow in love for each other, that they will resolve to be one heart in the bond of peace. Lord, in their struggles, let them rejoice that you are near to help them. In their needs, let them know that you are there to rescue them. In their joys, let them see that you are the source and completion of every happiness. We ask this through Christ our Lord. Amen. After the final blessing, may I request all our participants in today's celebration to please stay after this for us to listen to some announcements. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalainawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Lord, prepare me to be a sanctuary, your unholy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you.
Diyos sa kabutihan niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you very much, Father Rosanno Soriano, Father Elmer Galis, Father Leon Venal Palier. Maraming maraming salamat po for the Holy Mass tonight. And brothers and sisters, now we come to the part kung saan ipinapakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Kanya. Lahat po tayo ay na-bless. Amen? Lahat po tayo ay na-bless. Kaya nga, ang sabi po, one person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Proverbs 11:24. Brothers and sisters, huwag daw po natin pigilin ang pagbigay sa ating Panginoon. Na kahit ngayon na tayo ay nasa pandemya, tayo po ay hinihintay ng Panginoon upang tayo ay maging ganap na makatulong din para sa ating mga kapatid. So alam natin na ang ating love offering, alam ko na iniipon na ninyo ang inyong mga ibibigay at ibabalik sa ating Panginoon. Siya rin naman ang nagbigay sa atin. So, brothers and sisters, I would like to ask you now to raise your love offerings. Nasaan man ito ngayon? Alam ko, nag-iipon kayo para sa ating community dahil alam ko na nais ninyong ibalik ang pasasalamat sa Panginoon. So, I would like to ask you to pray with me. Father God, we lift up to you everything and we know that you are a good Father. Thank you, Father, for blessing us. Thank you, Father, for giving us the opportunity to help and bring back to you what you have gave us. Panginoon, itinataas namin ang aming mga alay na ito, ang mga offerings na ito. Naway, magamit mo ito katulad ng ginawa mong paraan upang kami ay tawagin. Itinataas namin ang mga offerings nito upang ang aming komunidad ay patuloy mong maging instrumento. Itinataas namin ang mga alay namin ito sapagkat sa iyo din ang galing. Panginoon, hindi kami humihingi ng kapalit pagkos ito'y aming pasasalamat sa iyo. Maraming maraming salamat, Ama, at alam naming you will provide for all of us. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. Kaya, ngayon po, brothers and sisters, yung ating po mga love offerings na iniipon natin at ibibigay natin, pwede po natin itong ibigay ang mga offerings na ito at including our stewardship pledges to our PGCs directly to them kapag tayo'y nagkita-kita na. Or to the following accounts. Deposit sa PNB checking account number 14277000 2867 or UCPB savings account number 0012-6117-5235. Make a copy of your deposit slip and send it to Sister Carmi Jacinto of our secretariat through her Viber 0917-568-994 or you can email it to pdcc_627@yahoo.com. Our members may keep our love offerings and the accumulated amount be remitted to the PGCs when physical meetings are already allowed. So, palakpan natin muli ang ating Panginoon at tunay ngang napakabuti niya. Isang gabi ng pagpapala, isang gabi ng selebrasyon. At hindi ito mangyayari kung hindi sa mga ating mga kapatid na nag-sponsor ng Eucharistic Assembly na ito. And we thank the Lord for the worship development team ng Pag-ibig sa Diyos under the worship ministry headed by Brother Vic and Sister Belen Pascual. Palakpan natin ang ating Panginoon. And of course, sa inyong mga kapatid namin na nandito ngayon, na patuloy na tumatawag sa Panginoon at umaasa at nagpapagamit upang palaganapin
ang kanyang pagmamahal. Hindi po titigil ang Panginoon. Kaya next week po, meron po tayong ulit pagtitipon. At ito naman po ay sponsoran ng Divine Mercy Prayer Group. At ang magbibigay po ng talk sa atin, no other than our dear Tita Carol Sabino, who will talk on the theme for the month of August. Hallelujah! Palapakan po natin natin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At muli, maraming maraming salamat sa ating mga kapatid. All the way from Bulacan, Pampanga, our North Sector, our South Sector, Quezon, Infanta, Mindoro, and those who are abroad watching us, with us, online tonight. Palakpakan natin ang Panginoon dahil siya ay napakabuti. Sabi nga ng Panginoon, who is my mother? Who is my brother? And stretching out his hand toward his disciples saying, here are my mother and my brother. For whoever does the will of the Heavenly Father is my brother and my mother. Matthew 12:30. Kaya bilang isang pamilya, tayo pong tinawag ng Panginoon, humayo tayo at ihayag ang pag-ibig sa Diyos. Hallelujah!